hapa patele kwa kai Kristo magadang araw po sa ating lahat. Tayo pong ang ay nasa ika-apat na linggo na Kwaresma. Ngayong araw, ating pagnililayan ang mabuting balita ng Diyos ayon kay San Juan. Kapatid, this is our second Sunday since masses were suspended to prevent the spread of the coronavirus. Until today, this virus is bringing chaos into the world. Many people have lost their lives. Pati dito sa ating bansang Pilipinas, marami din po sa ating mga kababayan na pumanaw na dahil sa sakit na ito. Our lifestyle is affected. Our cities have become lifeless. Our malls, restaurants, schools, offices are closed. Ang ating mga kalsada ay empty na with many checkpoints. Nakakulong na tayo sa ating mga bahay, pati ang mga chismosa ay hindi na natin nakikita sa mga kalsada. They now have group chats. Mga kapatid, we are worried. We are afraid. We are concerned. We are crying to God in our prayers every day to bring a quick solution to this problem. We are calling for cooperation and collaboration for one another as we fight this crisis. Magapatid, in the midst of this crisis, the gospel of today gives us a message of hope. May pag-asa po tayo. Ano ang ating pag-asa? Ang ating ebanghelyo ay tungkol sa healing, pagpapagaling. Pinagaling po ni Jesus ang isang lalaking isinilang na bulag. Jesus heals a man born blind. Mga kapatid, ang himalang ito ay isang katunayan na ang ating Panginoong Hesus Kristo ay may kapangyarihan magpagaling sa mga may sakit. Our Lord Jesus Christ has the power to heal us. He has the power to heal our families. He has the power to heal our world. Kaya mga kapatid, sama-sama po tayo sa ating panalangin. We unite ourselves strong in our faith. We bring to Him our life. We ask Him to heal us, to heal our families, to heal our country, to heal our world. As we pray for the stop of this crisis brought by this virus, let us also pray that God will heal us also from our blindness. Mga kapatid, many of us have eyes, but we are blind. We are blind when we refuse to see the goodness of God in our life. We are blind when we refuse to see the suffering of one another. We are blind when we refuse to see our brother, our sister, our kababayan na walang damit, na walang pagkain, na walang shelter. Today, we are all in our houses. And for many of us, hindi problema po ito. Kasi we have enough to sustain ourselves for 1 month, 2 months, even 1 year. We see sa mga Facebook po natin, when we show up about our panic buying, we go sa mga stores, we accumulate boxes and boxes of alcohol na walang pati alam sa ating kapwa na may pangangalangan din. Dalawa lang po sa bahay, pero we want to buy all the stock of the alcohol
sa Mercury drop. Makapatid, as many of us can find peace until now sa mga bahay po natin, there are many of our kababayan, many of our brothers and sisters who cannot eat unless they go out first to drive a tricycle, to look for garbage, and to do different work in order to find something to eat every day. Isipin po natin ang mga kababayan natin ito. Buksan po natin ang ating mata upang makita ang paghihirap ng isa't isa. At hanggang kaya po natin, tumulong po tayo. Let us open our eyes and see. Let us assist and help one another. Lalo na sa panahon na ito, we need one another. We need to accompany one another. Let us open our heart. Let us open our eyes and see the need, the suffering of one another. Tandaan po natin sa namin ng ating Panginoon. Ang ginawa mo sa inyong kapwa ay ginawa ninyo sa akin. Mga kapatid, we have hope that our Lord can heal us from this crisis. We have faith, we cooperate, and we claim victory in the name of our Lord. May God bless us and bring healing to our country and the world. A blessed Sunday po to all of us, and maraming salamat po. Walang hinihintay mula.